Okay mga ka-worky, welcome back to my YouTube channel. So ngayon, magbibigay tayo ng tips mga ka-worky pagdating sa kung linisin na ba ang inyong body throttle o hindi pa. Okay? So basic tips lang ito mga ka-worky, dapat nyo malaman ere dahil napakalaga sa ating motorcycle para hindi po tayo matirikan o mamatayan pag nasa daan tayo mga ka-worky. Okay? So ngayon mga ka-worky, so paano ba malalaman kung linisin na ang body throttle o hindi? Okay? So sa mga Honda Click at saka sa MIUI, papakita ko sa inyo mga ka-worky. Sa Honda Click mga ka-worky, unang-una, dapat hindi washable ang inyong element. Okay? So kagaya na rin. So ito kasi mga ka-worky, washable na po kasi element na to. So kung napapansin nyo dyan, andumi yun. Okay? So may mga tutorial na tayo na rin kung ano ba mas maganda, washable o stock. Or yung stock na element mga ka-worky. Kasi ang washable, pag sinilip nyo, ayan, may mga butas pa, di ba? So meron tayo dito ng stock mga ka-worky. Ito yung stock. Kapag tinignan na sa araw, wala kayong makikita ang butas. Okay? So the best ang stock talaga mga ka-worky. Kasi bakit ko sinasabing hindi maganda ang washable? Dahil po marumihin ang ating mga body throttle. So for example ere, kasi naka ano siya, nakawasable siya mga ka-worky. Hugutin ko ngayon itong kanyang screw. Okay, yun yung sa ibabaw na mga ka-worky. Yan, dyan kasi natin tinatiming ang baba o taas ng minor mga ka-worky. So hugutin lang natin. Okay, so dyan natin may kita kung yan ba ay palitin na o linisin na o hindi pa. Yan. Okay, so natanggal na. So mga ka-worky, ito yan. So nakikita nyo dyan sa video, wala siyang magandang butas. Okay, so puno na siya ng dumi. Yan ang problema mga ka-worky kung bakit tayo mamatay ng motor o minsan meron po siya panda rin. So ibig sabihin na mga ka-worky, marumi na ang ating body throttle. So ito mga ka-worky, ito na ang problema na marumi na ang body throttle. Okay? So ngayon mga ka-worky, meron na rin tayong mga ginawang video na yan about na sa body throttle kung paano nililinisan. Okay? So gamit lang kayo dyan ng mga carb cleaner. So maganda palinis yung mga ka-worky. So madali lang naman baklasin yan. Hindi naman mahirap mga ka-worky. Sa mga ganitong motor, Honda Click at saka sa Solai, MIUI mga ka-worky, basic lang po yan. Pero pagdating din sa mga NMAX Aerox, okay, yung mga naka-ISC na na dinamo, so medyo mahihirapan kayo doon. Pero sa susunod loobin, makakagawa tayo ng video na yung mga ka-worky. Okay, sila mga ka-worky, unang tips, pagka marumi na ang inyong body throttle, sa pagkasi washable ang gamit nyo, saglit lang ang buhay or tumatagal lang siya ng isang buwan. Depende pa dun sa lugar nyo kung malikabok. Okay, pag malikabok ang lugar nyo, mas mabilis pumapasok ang dumi pag ang gamit nyo ay washable. Pero kung element na mga ka-worky na stock ang gamit nyo, kahit umabot siya ng 6 months, hindi siya masyadong marumi. So tested ko na yan kasi nga meron na tayong ginawang tutorial pagdating dyan mga ka-worky. Pinumpare natin yung 2 months sa 6 months o 7 months yun mga ka-worky. Sila mga ka-worky, sana meron tayo naintindihan or may nakuha tayong konting kaalaman pagdating sa kung paano titignan kung marumi na ba o hindi pa ang inyong body throttle. So mapapansin nyo po yan pagka ang minor nyo namamatay na and then mayroon na siyang panda rin. Okay? So ayun na po ang problema na yon, ang body throttle na. So madalas po yan nangyayari sa iba't ibang mga motorcycle dahil marubin na po ang kanilang ISC o ang kanilang mga langsam screw. Okay? So marumi na po yung mga ganito nilang pamihit o yung dito natin kasi tinitimpla yung ating hangin mga ka-worky. Sila mga ka-worky, maraming salamat at baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe ka na and then click mo na ang notification bell para update ka sa ating mga video tips, tutorial mga ka-worky dito sa ating YouTube channel. Alright!